Welcome back to my channel. This is Neve TV again. So ngayon guys, mayroon ako itatry na i-repair. Bali ito siya yung nasa harapan natin. Isa siyang juicer or blender. So bago tayo mag-upisa guys, isa muna ang maikling intro. Itong juicer na to or blender, ang diferensya niya is isa sa button na to hindi gumagana. Sabi nung anak ko, hindi raw gumagana yung isang button dito. Pero nakapag-blend siya. Nakapag-blend siya ng fruits na extract niya yung juice. Kaya lang ang sabi niya, meron na siyang napansin dito na hindi na gumagana. Pero nakalimutan yung sabihin sa akin. So, ako na lang ang aalam kung alin dito sa button na to. Try natin. Power on. Saksak ko muna. Okay. Walang power. Alam ko na. Hindi pala to nagpa-power on guys pag hindi nakakabit yung ano niya. Yung parang pinaka... Kanya dito sa ibabaw yung lagay ng mga... Kailangan pala ikabit natin yung ano niya. Ito guys, yung lagay ng prutas o kung ano man yung gusto niya blend dito, yellow or any liquid, lagyan ng gatas or what. So, lagay natin to. Kabawasan natin muna yung laman sa loob. Alisin na lang natin itong nasa loob. Para makita natin kung umiikot ba yung blade niya. So parang meron siyang protective ano no function, ibig sabihin hindi mo siya ma-on pag wala ito, kasi baka nga naman meron makahawak dito, mag-ground or kwan, ano ba meron dito. Wala namang blade, ayun, may umiikot pala dyan na parte. So try natin muna ilagay ito para pa natin ma-on lang natin. Yan, pwede na siguro ma-on yan. Okay, so yan. Pwede na siguro ma-on. Hindi na kaya ilagay trip. So, power on natin. O, yan guys. Tama yung nasa isip ko. Meron siyang, ito guys, naalala, ito pala hindi gumagana. Ayan o. Kasi itong dalawa may ilaw. Try natin. Okay. Tapos yung, ito yung sa ice. Ayan. Yan, parang may ano siya, sinasabay niya yung ice siguro. Ito hindi gumagana. Ayun. So ito ngayon ang tatry kong ayusin. So bubuksan natin guys, itignan natin kung ano yung makita natin sa loob. Baka sakaling merong ano dyan, mga nasira dyan. So bubuksan natin, bubunutin ko muna. Dami palang laman itong piyesa. So ito yung pinaka parang transformer, no? Motor. May winding siya, parang yung sa electric pan. 'Di ba sa electric pan may windings na ganyan, motor. Tapos umiikot. Ito yung shaft. Ay nagpapaikot doon sa taas ng pan. So dito yung problema natin, nasa may tawag dito sa may ikon niya. May suction kung pala rito, rubber. So dito
Kailangan matanggal natin to para makita natin. Silipin ko muna guys kung ano yung ayan. Laki ng ano niya, motor niya. Hindi natin kailang tanggalin to, dito lang. Paano matanggal ito? So, mahirap ah. Okay, so itong pals ang hindi gumagana. Tingnan natin. Kita ba loob? Yan guys, ito pipindutin ko guys ha. Yan, nakita nyo guys, yan, yung bumababa na yan. Yan, parang di na siya nakakapindot dito sa, yung kulay itim na yun, nakita nyo, yan ang tack switch. Yan, no? Parang di na siya nakakatulak. Kaya siguro ayaw. Sa iba, yan o. Ito yung sa pangalawa, makita nyo guys, may kulay itim din yan, bababa. May puti pala. Ayun o, ayun, nakita niya. Yung itim na yon, yung dinidiinan niya, yon. Ayan, yan. Ayan o. Ayan, kaya hindi na siya nag-click. Wala na tayo narinig na tunog, di ba? Ayan o. So, kailangan buksan natin to para makita natin. So, bubuksan ko muna, guys. Dito tayo. Bumaluktot na ilaw. Okay. So, yun guys. Tama yung hinala natin sa tax switch nga. Ito guys, tingnan nyo ito guys ha. Ito, kung ito titingnan nyo, tingnan nyo. Ano? Ito yung itim niya. Ano? Yan. Ito yung sa ice. May pangalan naman siya eh. Switch 2, switch 1, switch 2, switch 3. Ayan o. Oh. Buo pa yung ano niya o. Oh. Tignan. Tapos dito guys, yun yung pud-pud o. Oh. Pud-pud. Tingnan niya. Ayan o. Oh. Diba? Parang sira. Ito buo. Ayan o. Oh. Diba nakita niyo yun? Pati yun. Ang kabila. Ayan. Pero dito, parang pud-pud na. Kaya siguro pag pinipress natin yung button, yung dito, hindi na siya tumatouch dito. Hindi niya na, hindi gaya nito, yan ma. May ano pa, oh, may, parang may ulo pa siya. Kaya naabot pa siya ng, eto parang wala ng ulo, yan o. Oh. So ito lang ang sira niyan. Papalitan ko lang to guys, papalitan natin to. May ko pa naman nagamit na ganyan na dati. Sana meron pang natira. Sandali lang guys, hanap na ako, sandali. Babalikan ko kaya. A few inches later. Ito na yung mga tinago-tago ko ng mga ano. Sana meron pang tack switch tayo rin na makita. Paano ito? Mga LDR light dependent resistor. Ito. Ayun guys, oh, meron tayo. Swerte, swerte. Okay guys, ito na oh. Natanggal ko na. Yan oh, wala nang ulo. Yan. Pud-pud na yung ulo niya. Ito yung bago. Ipapalit natin. Yan. So, kakabit na natin siya guys. Ito na, tinanggal na natin dito. Ilagay na natin to ngayon. Ipapalit natin. Maganda na. May ulo na siya.
Sana yan lang ang sira. Okay, so balik muna natin ulit siya, i-assemble natin. Ito yung tinanggal natin, oh. Ano? Pudpud na yung ulo. Wala na. So, balik muna natin. Hindi natin siya ma-on eh pag hindi nakakabit tong ano yung glass yung pinaka bowl niya. Ayan. Pares na umiilaw guys oh. Tatlo, di ba kana dalawa lang umiilaw, ngayon tatlo na. Ito yung sinasabi kong pulse guys, yung pwede mo siyang ihinto. Ayan oh, andar siya no, tapos hinto mo siya ayan. Ayan pag ganyan ganyan oh. Pwede mo siyang hinto kung gusto mo na. Alright. So, nagawa natin guys. Another repair. Successful. So, kung nagastuhan niya to guys, yung ating simple pagre-repair, nagpalit lang tayo ng tack switch. So, ano ba yung tinanggalan? Ito pala. Ito yung pinalitan natin sa loob. Ayan o. Wala na siyang ulo. Pudpud na. Ayan, umiilaw na rin yung kanina. Hindi sa umiilaw. So, paki-like and share na lang guys. At para doon sa hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, paki-subscribe na lang po sa Neve TV. And don't forget to press the notification bell para ma-update ulit kayo sa sunod ko pa mga video.